Isang magandang magandang araw po mga brothers and sisters sa Acts Catholic Community. Dumating po tayo sa second Wednesday of the month. Ito po ang second Wednesday of the month of August. At dahil po dito, panahon na naman upang kahit papano sa gitna po ng pandemic, tayo po ay nagkikita-kita, nagkukumustahan, nagsasama-sama sa ating prayer and worship dito po sa ating community. And alam niyo po, itong tema natin para sa panahon na ito, month na ito ng August, ay tungkol sa community. In fact, ang title po ay Community Matters. Yan ang title. Community Matters. Nung binabasa ko po, unang dating na itong temang ito na pinadala siyempre ni Sister Nancy, ambiguity, no? Medyo kalabuan, no? Nalabuan ako muna. Dito natin na-encounter yung tinatawag ko po na ambiguity of the English language, no? Well, bawat lingwahe may ambiguity, may malabo. Oh, di ba? So, ang Pilipino, maraming ambiguity yan, no? Pakikuha ang kwan dun sa kwan. Ni kwan. Ayan. Ambiguity yun. Ano yun? Ha? Nagkakaintindihan na lang depende sa konteksto. Dito rin naman po, sabi natin, community matters. So, dalawa ang pwedeng pagkaintindi niyan. Ang unang pagkaintindi ng community matters ay mahalaga ang community. As in, it matters. Ayan, di ba? It matters. Community is important. Pero, actually, yung pong community matters, pwede rin mong i-interpret na mga mahalagang bagay tungkol sa community, like important matters in the community. Community matters. No, alin sa dalawa? Alin sa dalawa ang talagang pakahulugan neto pong temang binigay sa akin at ipinasa sa akin? Nasa mga organizers, nasa mga leaders po ng community. But I think whichever, whether it matters, community matters, community is important, it matters, or whether matters about community, the point is, ang community, bahagi ng buhay. Ang community, bahagi ng ating pong paglalakbay sa ating buhay. Hindi ka pwedeng maglakbay ng nag-iisa. Diba? Sabi nga po sa aklat ng Genesis, nung malikha ng Panginoon si Adan, ano ang first impression ni Lord nung magawa niya si Adan? Sabi niya, it is not good for man to be alone. Hindi mabuti, hindi makakabuti sa taong ito na siya'y mag-iisa. Kahit na ilagay mo pa siya sa pinakamagandang garden tulad ng paraiso, iba't ibang halaman ang naroroon at iba't ibang mga hayop ang makakasama niya, no? Marami man siyang mga aso, may iba ganyan ang kausap nila tuwing umaga, aso. Yung ibang kausap tuwing umaga, hinihimas-himas yung manok. Sabi ng Panginoon, it is not good to be alone. It is not good for man to be alone. No? At dahil po dyan, kung atin pong papansinin, consistent po ang Panginoon. When the Lord made the plan, nung gumawa ang Panginoon ng planong iligtas ang sangkatauhan. Gumawa ang Panginoon ng planong iligtas ang kanyang nilikha na tao. God's plan of salvation, God's plan of liberation has always included
a community. A community. Una, nung nagkaroon ng malaking dilubyo sa aklat ng Genesis, panahon ni Noah, hindi po linagay ng Panginoon si Noah na nag-iisa doon sa ark kasama ng iba't ibang mga hayop. Hindi. Minabuti ng Diyos na bagabat si Noah ang pinakamatuwid, isama ang kanyang buong pamilya sa pagliligtas. Ang kanyang mga anak, si Shem, si Ham, si Japheth, ang kanyang mga in-laws, at syempre ang kanyang asawa. Tignan nyo, ang kabaitan at ang pagiging matuwid ni Noah naging daan upang mailigtas hindi lang ang sarili niya, kung hindi ang kanyang buong angkan, ang kanyang buong pamilya. The plan of God has always been to save humanity, not alone. You don't go to heaven alone. But God wants that we be saved as a community, as His family. At down the line, ganyan po, di ba? Nandyan ang pagtawag ng Panginoon kay Abraham, kay Sarai, upang bumuo ng pamilya, bumuo ng bayan ng Diyos. Sila ang pinag-ugatan, pinagmulan ng bayan ng Diyos. Mula kay Abraham, si Isaac, si Jacob. At pagkatapos mula kay Jacob, ang kanyang 12 anak, sila po ang naging simula naman ng 12 tribo ng Israel. Then, you have the kingdom of David and Solomon. At pagkatapos nun, the kingdoms of Israel and Judah. Oh, and then of course, sa pamagitan po ng Panginoong Jesus at ng 12 alagad at ang gawain din ng alagad na si Pablo at si Bernabe, binuo ng Diyos naman ang bagong community ng kanyang mga inililigtas, ang community ng eklesia o church, di ba? The community of the church as the new community of the elect, ang bayan ng Diyos. Yan. Kung nung araw ang Israel ang bayan ng Diyos, ngayon lahat ng inililigtas ng Panginoon, kanya namang inaanyayahan sa kanyang bagong community, the community of the church. So, alin man po ang ating tignang mga kwento sa Biblia, sa Old Testament, sa New Testament, malinaw ang plano ng Diyos. Salvation is always communitarian, not individualistic. If you are individualistic, you are too self-centered. You want to reach the top ahead of the others, you will not reach the top. Naalala ko po nung maraming beses na ako'y umakyat ng Mount Sinai bilang bahagi po ng pilgrimage group, no? Ang palaging sinasabi sa amin at napakagandang reminder ng mga yung mga guide, mga Bedouin guides pag umaakyat sa bundok ng Sinai, sabi niya, we will surely reach the top of the mountain before sunrise. But kanya, do not try to reach the top alone. We are going to reach the top as a group. At totoo po yun, no? Kasi nagtutulungan kayo, nagkwekwentuhan kayo, you encourage each other, oo, nagtatawanan pa nga, no? Then before you know it, you're on top. Yan po ang talagang journey of faith, journey of salvation. It is always a journey going to the top, going to God, but it is a journey together. And therefore, community matters. Huh? So we have to develop bilang bahagi ng
tunay na pagmamahal sa Diyos, pagmamahal din po sa community. You cannot love God and yet you do not love your community, because God Himself also is a community, di po ba? Ang community ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. That is God. At hindi lang yon. Nang ang Panginoong Jesus ay magkatawang tao, nandun din ang community ng Panginoong Jesus. No? Si Jose, si Maria, si Jesus. Ang pamilya, ang pinaka-basic community po natin sa ating buhay. At yan po ang experience ng Panginoong Jesus. So yun, no? We have to develop the love of God with the love of the community, a love for the community, because it is in the community that we journey together through thick and thin. It is also in the community that we achieve real spiritual growth, because we teach each other, we learn from each other. Ang ganda, no? We teach each other, we learn from each other, and we test each other. Our greatest test in spirituality are not events, but dealing with each other. Di po ba? Dealing with one another. That is the greatest test that we can have in our Christian life. Now, mga kapatid, kung ganito ang tema natin for the month of August, no? Community matters, the role of community in learning, in journeying, and in spiritual growth. Ang unang-una, para po ngayong second Wednesday of the month, is kailangan ang community nagkakaroon ng one mind. Isang pag-iisip. Okay? One mind. Okay? So, bakit one mind? Okay? Bakit kailangan yung one mind para po sa ating community? Well, first of all, let us remember that our community is faith-based community. Ito ay hindi lang basta-basta komunidad. It is a faith-based community. Ito isang pagsasamahan, pagbubukluran, sa ilalim ng pananampalataya. No? Ang bigkis, ang buklod natin bilang community ng Acts ay ang atin pong pananampalataya. Faith-based community. Ngayon, kung faith-based ang ating community, alam nyo po, ang isang faith-based community, nade-develop ang ating faith, nade-develop ang ating knowledge, kaalaman tungkol sa Diyos, unang-una sa ating pong sama-samang pag-iisip, doctrine, teaching, learnings. Itong doctrine, teaching, learnings, oneness of mind, is what also binds our oneness in worship. Kaya tayo pwedeng magbukluran sa pananampalataya, magsama-sama sa pagsamba at panalangin. Ito'y sapagkat iisa, nagkakaisa ang ating isip sa doktrina, sa pangaral, at sa ating pong mga kaalaman. No? Yan po ang sinasabi mismo ng Katekismo ng Simbahan. Sabi po ng Katekismo ng Simbahan, "The integral and true, ang tunay at buo na pananampalataya, nangangahulugan po ng trilogy." Yan. Tripod, trilogy. Ang tunay at buong pananampalataya na kasalig sa creed, doctrine, dogma, mind. No? Cult, sacraments, liturgy, spirit.
Okay? And then, code, morals, lifestyle, puso, heart. No? So, mind, heart, and spirit. So, mahalaga po yun, no? Na there must be first of all oneness, pagkakaisa, kaisahan ng pag-iisip. At dahil magkakaisa tayo sa pag-iisip, sa doktrina, sa kaalaman, sa pinag-aaralan, pinaninindigan, then pwede tayong magsama-sama bilang magkakapatid, magsama-sama sa pagsamba, magsama-sama sa atin pong pagmamahal sa Diyos. No? Ang sabi nga po ni St. Thomas Aquinas, no, sabi niya, the more you know, mas naaalam mo. The more you know, the more you love. Yan, no? Higit mong nalalaman at alam, lalo mong minamahal. No? Tignan nyo, yung relasyon halimbawa ng mag-asawa. Okay? Pag dumating na yung mga 10 years, 15 years ng pagsasama through thick and thin, kabisado nyo na, alam nyo na ang isa't isa, mas sigurado kayo sa isa't isa sapagkat kilala mo na siya. Alam mo na yung kanyang mga moods, alam mo yung gusto niya, alam mo yung hindi niya gusto. Di ba? Lalong nabubuklod kayong dalawa. Lalong nagiging maganda ang iyong pagmamahalan sapagkat hindi nyo na lang minamahal ang isa't isa ayon sa expectation, ayon sa impression, but you begin to love each other based on yung tunay na alam mo sa kanya. Kilala ko na yan, Father. Ha? Inside out, kilala ko na yan. Hindi lang sa labas, inside out. Kaya panatag ako dyan. Love ko yan. Irreplaceable yan sa akin. O, kita nyo na? Yan ang sinasabi natin sa atin pong mga relasyon, sa ating mga pagkikipagkaibigan, sa ating mga asawa. Oh, ganun din po sa loob po ng komunidad. The more we are one in mind, 'di ba? The more we become one in faith. Faith-based community. Kaya nga po dapat bilang bahagi ng pagiging community, we must always dwell, sabi sa Colossians chapter 3 verse 16. We must always dwell on the message of the Lord. Yan. Ang palaging binabalik-balikan natin palagi dapat. Oo, bilang isang community, hindi natin maiwasan na nagkakaroon tayo ng differences. Totoo po yan. Nagkakaroon tayo ng mga kaibahan. Pero ang unang nagbubuklod sa atin, sabi ng Colossians chapter 3, verse 16, it must be the message of Christ. Ang mensahe, ang turo, ang kaalaman tungkol kay Kristo na nananahan sa atin, nananahan sa ating pangunawa, nananahan sa ating mga teaching, nananahan sa ating pagbibigayan ng reminder, admonition sa isa't isa. Siyang dahilan ng lahat ng atin pong karunungan. Oh, di ba? Kaya tayo umaawit, kaya tayo nagpe-fellowship kahit lockdown, kaya tayo nagkikita-kita online kahit lockdown. It's because we are one in mind, one in our Lord Jesus Christ. So the oneness of mind is the basis of oneness of faith. No? Yun po yung unang dahilan kung bakit mahalaga yung oneness of mind. There can be no real faith without
the oneness in the mind. Yan po ang unang-unang level. Yan. Unang-unang level, unang-unang hagdan, ayan, baitang, no, ng atin pong pananampalataya, no? Kaya nga din nagkaroon ng hiwalayan sa maraming sekta ng simbahan. Malungkot. Malungkot. Pero saan ba nagsimula ang mga hiwalayan? Sa pagkakaiba ng isipan. 'Di ba? O hindi na magtagpo eh. Hindi na magtagpo yung isipan ng simbahan at si Martin Luther. Ay, di humiwalay si Martin Luther. Hindi na magtagpo yung isipan ng simbahan at ang hari ng Inglaterang si Henry VIII. O di, naghiwalay. Ganun po eh, no? So the mind is a meeting place. Okay? The mind is a meeting place. Oo, the mind can also bring about differences. Pero the mind is also the meeting place in the midst of differences. At yan po ang kwento ng pananampalataya. A community-based, a faith-based community will always have that experience. It has to meet. People have to meet in the midst of differences and love one another. Not because they are uniform, but because they have unity. Magkaiba po yung uniform at unity. Yung uniform talagang pare-pareho. Pare-pareho haircut, pare-pareho ang kulay ng glasses, pare-pareho ang kulay na suot nila. Uniformity po yun. Napaka-boring naman nun. Pag ganun ng community, napaka-boring. No? Hindi po. What makes community beautiful is that everyone is different, but you can renew, you can grow, you can learn in faith because there is oneness of mind, oneness of teaching, oneness of learning in our Lord Jesus Christ. But there is another point that I would like to share, mga kapatid, and it is this. Hindi lang sa mga faith-based community kailangan yung oneness of mind. Kung hindi, second point, whatever community, anumang community ang atin pong binubuo, whatever, wherever community, there is always the need, first of all, ng kaisahan ng kaisipan. Whatever community, there is always the need of the oneness of mind and the oneness of heart. Kasi po, alam nyo, sabi nga ni Pablo sa 1 Corinthians, ang community ay tulad ng katawan natin. Okay? Ang katawan natin, kung titignan po natin, yan ang analogy ng community. Whatever community, may pagkakaiba. May pagkakaiba. Kahit yung dalawang mata, hindi pareho. Kung minsan, mas singkit yung kabila. Minsan, mas malaki yung kabila. Kirat ng konti yung kabila. Di ba? Hindi po pantay. Hindi pantay. Kahit yung kilay ninyo, hindi pantay. Oh, kahit yung pisngi ninyo, hindi pantay. No? Iba-iba po. Iba-iba ang bahagi ng katawan. Pero paano nagkakaisa yung buong katawan na yan? Aber, paano nagkakaisa yung buong katawan na yan? Lahat-lahat po, nervous system, circulatory system, respiratory system, lahat po ng sistema ng katawan, nakawire. Nakawire. Kumukonekta saan? Sa brain, sa mind, no? The brain or the mind, kaya nga nandito sa itaas linagay ni Lord yan eh, yung brain at mind, nasa itaas. Sapagkat yan po
ang point of unity ng buong katawan. Yan ang point of unity. Ang katawan ay parang pyramid. Yan ang point of unity ng katawan. No? Oh, ang mind o ang brain ng tao, yan po ang naging modelo ng pag-discover ng tao ng computer. Ang computer, lahat po ng ginagalaw ng computer, nakadepende sa iisa. Motherboard. Kahit ang gara ng chassis mo, ang gara ng keyboard mo, may pailaw-ilaw pa si keyboard, kahit na napakalaki ng LCD mo na monitor, oy! Kapag ang mother mo, motherboard mo ang bumigay, kahit may powerhouse ka na UPS pa, uninterrupted power supply, powerhouse mo, okay. Pero ang motherboard mo sira, nako, hindi gagana ang computer. Sa atin pong community, ang motherboard tulad ng katawan ng tao is the mind, the head, the intellect, no? Diyan muna nagkakaroon ng kaisahan ang anumang community, whatever community. Kasi po, alam nyo, tulad ng katawan ng tao, oneness of the mind, ano ba ang function ng mind? Sa pamagitan ng mind, nagkakaroon po ng intelligence, understanding, comprehension. Nauunawaan mo ang mga bagay-bagay no matter how complicated because of your intelligence. Mahalaga po yan sa community. No? Pangalawa, because of the mind, di ba? Pagkakaisa ng teaching, pagkakaisa ng mentalidad, pangunawa, you have reason. At sa pamagitan ng reasoning, we are able to move forward. Nakakaabante tayo. Kasi hindi lang natin nauunawaan ang palibot natin, kung hindi nauunawaan natin ang sarili natin, at mula doon ating nakikita saan tayo papunta. Direction, reason. Oh. At also because of the mind, meron pong tinatawag na imagination, creativity. So, naipoproject natin ano ang mga plano. Isipin mo kung walang pagkakaisang isip. Isipin mo kung walang intelligence, walang reasoning, walang imagination ang community. Ampaw. Diba? San tutungo yan? Ampaw. Pormahan lang yan. Pormahan. Pero saan tayo pupunta? Malay ko. Oh. Kaya alam niyo po, the oneness of mind is not only because we are forming faith. Bumubuo tayo ng komunidad ng pananampalataya. But the oneness of mind is very important in whatever community we form, whether it is the family, whether it is the company where you work, in the workplace, no? Or whether it is a social civic association, you need oneness of mind. Diyan po nang gagaling ang intelligence, reason, imagination that becomes the community's forward power. Forward power into the future. No? So, yun po, ganun po kahalaga yung oneness of mind. No? And also, alam nyo po, maliban sa yung mind, oneness of mind, tulad ng the mind in the body, ang mind in the body ang siyang nagbibigay ng direksyon sa body, nagbibigay ng growth sa body, di ba?
Maling lumaki ang katawan mo, pero pag retarded ang mind mo, apektado lahat. No? Likewise, oneness of mind, like what happens in the body, gives to us 4 R's. Apat na R. Yan. Apat na R. Reason is one. But let's begin with the first. Recognition. Yan. We are able, brothers and sisters, we are able to name things. Nabibigyan natin ng pangalan, nadi-define natin, nadi-describe natin ang anumang bagay. We are able to recognize things because of the power of the mind. And therefore, kung may oneness of mind ang community, evangelization is possible. Reading, reflecting on the Word of God, the good news, is possible because there is oneness of mind. We recognize. With the oneness of mind, the other R, brothers and sisters, is the mind, the oneness of mind, rules and runs. Yung mind natin, kahit sa katawan, it is the mind that synchronizes everything. Ang mind ang nagsisynchronize ng ating muscle movement. No? Kaya nga pag apektado yung brain mo, nagkakaroon ng paralysis. No? Pag apektado yung brain mo, pati yung pumping ng heart mo, apektado. Okay? Diba? Kapag yung brain mo masyadong puno ng maraming bagay, bumibilis yung heart mo. No? So, the brain, the mind, rules and runs and synchronizes. So, ganun din po, alam nyo, pag may oneness of mind ang community, hindi lang nagkakaroon po ng tamang recognition, kung hindi, the oneness of mind also rules the community. Organization, order, harmony is possible because of the oneness of mind. And then, okay, recognition, the mind rules. Number 3, the mind regulates. So, ang mind ang namimili, ito ba o yan ba? O yan. Choices. How do you make the choice? The mind. So, kung may oneness of mind ang community, hindi lamang po possible yung pag-aaral natin, evangelization, recognition. Hindi lang po possible yung nagkakaroon tayo ng order, organization, because the mind rules. Iisa yung ating direction. Nagkakaroon din po tayo ng posibilidad ng planning and discipline because the mind regulates. We are able to make a choice together as one body. Noon. Now, the last point, of course, the mind gives the reason. So, kung may reason, may rethinking, may meaning, may renewal, may deepening, pwede lahat yun sapagkat may oneness of mind. Kaya po, alam nyo, napakahalaga that in the community, yes, we respect one another. We respect differences ng personality. We respect differences of character. We respect differences of interpretation, even interpretation of faith can be different. Magkakaiba ang atin pong experience ng pananampalataya. But lahat pong ito, posible tayong magkaroon pa rin ng community if and when there is oneness of mind. No? So, sana po, yan ay isang bagay na we have to work on
we have to strive on sa gitna ng ating mga pinagdadaanan. Whatever ang pinagdadaanan ng community, let us strive first for oneness of mind. Pagkakaisa ng pag-iisip, with that, pagkakaisa ng pangunawa, with that, pagkakaisa ng direksyon. Kaya nga, sabi ng Panginoon, I am the truth. I am the truth. Ako ang katotohanan. Hindi tayo pwedeng maglakbay sa gitna ng pagkakaiba natin kung yung katotohanan ng ating pinangahawakan ay magkakaiba. Ang katotohanan ang nagbibigay ng angkor, nagbibigay ng direksyon, liwanag sa gitna po ng lahat. Nawa, mga kapatid, as members of the one community of Acts, we pray continuously that we grow as a community, not only in numbers, but we grow more and more as brothers and sisters, one in mind, and with that, one in heart, and with that, one in spirit. Pagpalain po tayo ng ating makapangyarihang Diyos. May the Lord bless you, and may the Lord keep you in these troubled times. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.